Nagpasalamat naman ang Philippine Coast Guard sa natanggap nilang bagong training facility mula sa Amerika. Ayon sa PCG, malaking may tutulong nito para higit na mapalakas ang kanilang hanay. Si Noel Talakay sa detalye. Rise and shine, Noel. Yes, kailangan to ng Philippine Coast Guard kasi lumalaki yung ating fleet. At kailangan nating paghandaan, lalo na yung mga taong magman ng ating mga barko. Ito ang paliwanag ni Philippine Coast Guard Deputy Commandant Vice Admiral Ronnie Gavan matapos ang turnover ceremony sa 250 million pesos na two-story field training facility sa Barangay Santol, Balagtas, Bulacan. Pinakaunang facility ito ng PCG na magbibigay ng karampatan, kaalaman at instruksyon sa mga papasok sa kanilang hanay. This facility will teach our people navigation, on enforcement, on maintenance of ships. Anya, makakatulong din ang nasabing pasilidad na ipinatayo ng US government sa pagpalakas sa hanay ng PCG, kabilang sa mga magbibigay ng training sa mga tauhan ng PCG ay ang kanilang counterpart mula sa US Coast Guard. And we will continue to have INL programs and U.S. Embassy programs and U.S. Coast Guard programs in conjunction with this facility and making sure that our interoperability and our coordination is top-notch. Ipinaliwanag naman ng U.S. official na matagal na itong proyekto bago pa man ang mainit na usapin ngayon sa West Philippine Sea. 6 years that's been building this. And unfortunately, we've seen 6 years of buildup in the West Philippine Sea as well. So it's really important that we have a long-term commitment to the Coast Guard, to the people of the Philippines, because we are truly your steadfast friends, we are partners in prosperity, and we are ironclad allies. And that's a mutual defense treaty that we have. So that goes both ways. Ipinaliwanag naman ng PCG na magiging sentro ang pasilidad sa security, environmental at safety training. Sa ngayon, mayroong 30,500 members ang PCG at target nila na paabutin ito sa 70,000 sa susunod na 10 taon. Noel Talakay para sa Morning Show ng Bayan, Rise and Shine, Pilipinas.